Official na po na hindi na maglalaro si Avery Bradley sa koponan ng Los Angeles Lakers ngayon season na ito. Kaya samahan niyo ako ngayon guys sa buong istorya. Si Avery Bradley ay hindi ang unang malalaro na nagpasya na huwag maglaro kapag ang NBA season ay nagpapatuloy sa Disney World sa Orlando. Ngunit siya ang pinakahalagang gawin ito sa ngayon. Sina Davis Bertans at Trevor Ariza ay maaaring may hawak na katulad na halaga bilang mga manlalaro. Ngunit hindi rin naglalaro sa isang magkakontra na koponan. Ang Los Angeles Lakers ni Bradley ay may isang lehitimong pagkakataon upang manalo sa kampeonato at siya ang kanilang panimulang point guard. Ngayon ang Lakers ay may isang 7 araw na window sa transaksyon sa isang buwan bago maipagpatuloy paglalaro upang malaman kung paano palitan ang isa sa kanilang pinakamahalagang manlalaro. Paano nila ito gawin? Upang malaman ito, kailangan nilang simulan sa pamamagitan ng paghahanap kung paano talaga ang pagkawala ng Lakers kasama si Bradley. Kaya may balitang kukunin nila si G.R. Smith na kapalit ni Avery Bradley na kapareho niyang posisyon. At nag-workout na din ito sa kanilang koponan this season. Kapag nagdesisyon na po si Avery Bradley na manatili lang sa kanilang tahanan kasama na ang kanyang buong pamilya. Mahihirapan kasing makasunod ang kanyang pamilya sa Disney World, lalo na sa kalusugan ng kanyang mga anak. Ayaw lang kasi niyang ilagay sa kapahamakan ang kalusugan sa kanyang pamilya. Ipinapangako ni Bradley na gagawa siya ng hakbang para sa makakatulong sa kanilang komunidad. Siguradong mahirapan ang Lakers sa kanilang hakbang patungo sa kampeonato. Alam naman natin na magaling din si Avery Bradley sa depensa at may 8.6 per game sa kanyang 44.4% from field. Ayon sa source, pwede nilang palitan si Avery Bradley kung masubmit na nila sa July 1, 2020 ang kanilang lineup na Los Angeles Lakers. Hanggang dito na lang po mga guys sa pag-update natin kay Avery Bradley. Kaya abangan ninyo ang mga sunod na update sa NBA. This is Jumper June TV. Marami pong salamat and God bless you all.